Tiempo ko bayan. Magandang araw. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon ngayon. Kaganapan po ngayon sa Alabosing Sarap Munting Kusina ay magluluto po tayo ng pansit. Yan po yung mga ingredients natin. Bali ito po ay family order lang po. Kalapitbahay natin dito sa Asia 1, Kanlubang, Kalambasin. Papakita ko po sa inyo yung ating mga gagamitin at mamaya po tayo magsisimula. Dahil alas 4 o alas 4:30 o alas 5 kukunin. So, pinakita ko lang po muna ito bago ko gagayatin ang mga gulay. Lahat ng mga sangkap kailangan ihahanda na po hanggat maaga. Samahan niyo ako at ang aking may bahay para magluto nito. At isa na naman pong client ang ating pasasayahin at bibigyan itong ating lulutuin. Ngayon po, tuloy-tuloy lang po tayo. Lahat po ng ingredients na kailanganin natin ay nandiyan na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya po kabayan, ang ating lahok, ng mga ingredients para sa ating pansit. Ito po ay family order lang po. Hindi siya gaano kalaki. Hello, kompleto po 'yan. Ito po ay binabahagi namin sa inyo. Kung nais niyong gayahin, wala akong problema. May guide na po kayo. Makikita niyo naman po lahat ng sangkap na aming ginagamit o gagamitin. At saka nakikiusap po ako sa inyo. Na syempre, i-share nyo na rin po kung napanood nyo ang aking video pag-upload ko nito. At saka, pakilike at comment din naman po. Yun lang naman po ang aking kahilingan sa inyo. Tulong-tulong lang po. Para naman po sa ating lahat yan. Di po ba? Ayan, mag-uumpisa na po tayo. Samahan nyo ako. Ayan, kabayan. Magsisimula na po tayo. Pura muna natin pinainit yung kawali. Ito na ko isinunod natin yung mantika. Bahagyala po natin ilalagay para naman hindi masyado, alam nyo na, siyempre. Hindi rin natin dapat pababayaan o isa sa walang mahala natin mga customer o client. Bawang po muna. Yun. Kita nyo naman po, ano po. Nandito po tayo ngayon sa Alabosing Sarap Munting Kusina. Papaalam po lang po sa inyo. Katatapos lang ho ng ulan. Pero mamaya maririnig po ninyo may tulog at kidlat. Bumuhos po ang ulan dito ngayon. Mga alas 3 ng hapon. Dito sa amin sa Kanlubang, Kalambasi City, Philippines. Sunod na po rin natin ang sibuyas. Ang mentor ko po dito ngayon ang aking may bahay. Siya po talaga yung chef. Ako po yung boy. Ano ho, makula-pula. Lalagyan na po natin ang susunod naman po natin ay ang atay ng manok. Tingnan nyo kung mabuti para meron po kayong basihan o dagdag kaalaman sa nais nyo gawin sa pagluluto po ng pansit. Marami sa ating bihasan na sa nagluluto ng ganito. May kanya-kanya po tayong pamamaraan. Ano po? Ganun po talaga, syempre. Yan po kabayan. Carrots naman po. Ilalagay natin. Simula na po tayo sa gulay na pang lahok. Yun. Ito na po ang isusunod ulit natin. Sayote. Isa sa nagpapasarap sa pagluluto ng pansit sa bayan. Ang bango ka ba yan? Ngayon tayo maraming yung aroma ng aking luluto. Lalagyan na po natin ang oyster sauce. Isa sa mga pampalasa ng Alabosing Sarap Munting Kusina. Hahaluin po natin ang bahagya. Sipan nyo naman po. At saka nga po ba lang pag sisettle ng
kapoy ay hindi natin po natin bibiglayin. Nakakalalay din po. Lalagyan po natin ng bahagyang asin pag masampo ninyo. At isusunod na po rin natin itong pamintang duro. Pinahaluin muli para mamix lahat sa gulay. Chicharon naman po ang ating isusunod. Ayan o. Sa ibang lugar, hanasabi nilang chicha, kakain. Pagdating sa Saudi, ang salitang roast, umalis ka. Magkakaiba po talaga ng language, ano po. Ito na po, repolyo naman ang ating ilalagay. Pagmasdan nyo lang po yung pagkakasunod-sunod. At isulat nyo na rin sa isang papel para halimbawa kung gusto nyo magluto ng ganito ang proseso, wala akong problema. Binabahagi po namin sa inyo para madagdagan ang bawat kaalaman nating mga Pilipino. Sino pa ba ang magtutulungan? Kung tayo-tayo rin lang. Yan ho. Dadali nga po pala ito sa company. Itong in-order nila. Yan po, kabayan ho. Kita nyo naman ho. Sa simpleng pag-aalo po natin, nakikita nyo ang resulta. Smooth na smooth. Kaligurado ko po. Ang makakakain ito na pasarap. At habang nagluluto po, ang nasa isip ko, yung maging masaya ang kakain ito. Ayan po, nilagyan din natin ng bahagyang ano, isa rin po yan sa mga pampasarap sa ating lutong pansit. Ayan. Ayan po kumbaya, no? Siseparate na po natin ang gulay dahil magpapainit naman po tayo ng tubig. O, nakaready na po yung mainit na tubig. Bali yun ang isusunod natin dito para naman doon sa noodles. Siya nga po pala kami, nagbabawas din kami ng ano, ng noodles ng pansit. Yung po yung depende po sa inyo ha, kung ilang minuto kayo pa rin yung masusunod para at least alam niyo, kasi kanya-kanya po tayong pamamaraan eh. Ayan, kita nyo naman po. Napakabango. Napakabango na, ang sarap pa. Dito lang yan, sa labos yung sarap, muntik kusina. Yun. Bayo, muli po tayo magigisa ng bawang. Sunod na rin po natin ang sibuyas. Ayan po natin ang bahagyang gulay. Ayan po. Ayan na naman po. Ano po? Mahaluin po natin ang bahagya para manuot ang lasa ng sibuyas at bawang. At susunod na po natin ang pinakulong tubig. Yan ho, pag magdan nyo, depende ho sa dami at sa laki ng order ho sa atin, ano po. Tapos pagkukuloyin po natin yan, pagkakulo, saka ho natin ibubus yung pinaka-noodles. Yan po kabayan ho, lalagyan po natin ng Nor cubes, shrimp cubes, sipon. Yan po, ilalagay naman natin ang toyo. Ito po yung sukatan namin. Haluin po ulit natin para mag-mix. Susunod naman po natin ang patis. Ayan po, pagmasdan po ninyo. Oyster sauce naman po ang ating isusunod, kabayan. Ito mga ingredients na pampalasa sa mga pagluluto. Ayan o. Datu puti, baka naman. Depende po sa mga brand na inyong gagamitin. Ano? Kung anong available, pwede. Haluin po natin. Matapos natin lagyan ng oyster. Lakuin lang po mabuti. Ayan, kabayan. Tatakpan po natin para maganda yung kulong-kulo siya. Ito nyo naman po. Ang bango. Ito po, susunod na natin ang pinaka-noodles ng pansit. Tip ko lang po sa inyo, para ho tayo makatipid, bababad po natin sa tubig. Depende po sa tagal ng inyong pagbababad. Ano po? Kasi kami, nasa 10 minutes to 15 minutes
ang pagbabagat po namin. Ayan, muli ko pong inuulit sa inyo. Sa tuwing maghahalo po tayo ng ganito, dapat dalawang sandok. Salubong po lagi. At alalay. Para mas maganda po yung pinaka kalalabasan o resulta. Kaya kung yung sinasabing aalalayan nyo para hindi siya madurog. Yan po ang sikreto namin. Dito sa Alabosing Sarap, Munting Kusina. Ayan ho. Isa sa isang pampasarap kundi ang ating paminta na durog. Nalagyan ko po pagmasdan po ninyo para naman po meron akong maiambag o maiambag kami ang aming Alabosing Sarap sa inyong kusina. Haluin po natin ng bahagya. Magkasalubong palagi para ho balanse ang kalalabasan o ang resulta. Ang pinakamasarap po dito yung pag naglagay ka ng paminta ay maamoy mo. Bahagya na naman po nating haluin at para malaman po natin na kung ano na yung magiging kanyang kalalabasan. Nakakabungo po kabayan. Ayan kabayan, shout out po tayo. Ma'am, Ludes, sister, idol, sadik, brother, Lodi, Hoss, Mami Bing, Melba Store, Abalabs, GTB, Just Vlog, Soraya Jude, Charity, Lumaga Vlog, Risa and Mimi Vlog, Food and Travel, Ricky Santiago, Cabiteña, Cabiteño Farmer, The Hope Family, Miss Rachel, Maria Pinay Germany, Carnival Assorted, Miss Jane and US Vlog, Kapalos, George Acosta, Bigote Green, Master, Mark Calderon, Mr. J. Magnaye, ito po yung ating client ngayon na umorder ng ating nilulutong pansit. Sir, shout out. Leonor 18, at sa lahat po ng OFW, ang nais ko lang naman pong iparating sa inyo, lagi mo kayong mag-iingat at alagaan ang sarili habang kayo nariyan sa malayo, wala sa sariling pamilya. Nang sa gayon ay magampanan nyo ang tungkulin nyo bilang isang manggagawa at kung kayo'y uuwi at magbabakasyon sa Pilipinas, masaya ang magiging sama-sama ng buong pamilya. God bless! Ayan kabayan, no? Lalagay na po natin yung gulay. Ayan. Yung iba po, mamaya natin ilalagay pag nasa bilao na. Pinaka toppings niya po sa ibabaw. Ang bango po kabayan, kung nandito kayo makikita nyo at maaaboy nyo ang sarap. Luto ng Alabosing Sarap sa aming Munting Kusina. Dito lang po yan sa Kanlubang, Kalamba City, Philippines. Smooth na smooth ho. Pagrasdan po ninyo mabuti, nilalagay na ni Mrs. yung ingredients o yung toppings. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pagluluto nito ngayong oras o araw at hapon. Salamat po. Ayan po kabayan, nilalagyan na po ni Mrs. ng topping sa ibabaw. Ready for ano na po yan, i-deliver natin mayamay. 5 o'clock po kailangan nila dahil dadalhin po yan sa pabrika. Family order lang ho yan, hindi siya masyadong kalaki. Pero ang makakakain yun ay nasa 12 to 15 na tao o abutin pa ng mga 18. Hindi pa nyo naman po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pagluluto ngayong hapon. Biyaya na naman po ng Panginoon, kabayan. Salamat sa inyo. God bless. Ayan po kayo. Samahan nyo ako, mag-deliver tayo. Po yung pa-order natin yun. Ayan. Diyan lang po, malapit sa aming kapitbahay. Magnaye Family ang umorder po ito. Dito rin lang po tayo sa paglalakad, kabayan. Ito na po yung inyong order. Siya. Sige.
Salamat ha. Ano yung anak mo ha? Ano ba yung Jeff ang pangalan? Jeff? John Rowe po. John Rowe. Ayan. Si John Rowe po yung umorder ka ba? Ang kanyang mama. Salamat po ate. Thank you. Ayan, umuulan-ulan. Uwi na po tayo. Dali. Basta na ulan. Ayan na, bubus na. Hirapan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ganyan po talaga ang buhay. Kailangan umulan, umingit, tuloy ang buhay natin. Bandaro lang po yun, pang apat na bahay mula sa bahay natin. Salamat sa pagsama nyo.